Isang magandang araw sa iyo, Ses. Gayon din sa lahat ng mga sumusuporta sa iyo, katulad ko. Una sa lahat, nais ko muna magpasalamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkakataong makapagbahagi ng mga pinagdaanan ko sa buhay, lalo na sa larangan ng pag-ibig. At masasabi kong masaya akong ibahagi ito sa inyong lahat. At umaasa ako na sana kahit papaano ay may maibigay akong aral sa mga nakikinig sa istorya kong ito. Siya nga pala, itago mo na lamang ako sa pangalang Alice. Kasalukuyan akong nakatira ngayon sa bayan ng Cavite. At ganito ko nga sana naisimula ng aking kwento. Taong 2013 na makilala ko si Eric. Pinakilala siya sa akin ng mga kabarkada niya na akin namang mga kasamahan sa trabaho. Noong mga panahon na yon, kasalukuyan siya nagtatrabaho sa main office ng Globe Company habang ako naman ay isang team leader ng mga cashier noon sa SM. Alam ko noon na may pagtingin na sa akin si Eric. Ramdam ko yon at dahil simula na magkakilala kami hindi na niya ako tinantanan. Halos oras-oras tinitext niya ako at kung may pagkakataon tinatawagan niya pa ako para lamang kumustahin at paalalahanan na kumain sa tamang oras at palaging mag-iingat. Masaya ako, Ses, dahil bukod sa pamilya ko, biglang nadagdagan ng isa yung mga taong nagpapahalaga sa akin. Hanggang dumating sa punto na hinahatid at sinusundo na rin niya ako sa trabaho hanggang sa bahay na tinitirhan ko. At sa totoo lang, Ses, bago sa akin yung mga ganong pangyayari dahil si Eric pa lamang yung unang lalaki na gumawa ng mga bagay na yon para sa akin. At aaminin ko, nakadama ako noon ng kakaibang kasiyahan. Yung kasiyahan na tila noon ko pa lamang naramdaman. Kasiyahang may halong pananabik sa damdaming hindi ko lubusang maipaliwanag at maintindihan. Hanggang hindi ko na nga namalayan noon na napalapit na pala ang loob ko kay Eric. Hindi mo naman ako masisisi sa mga panahon na yon, Ses. Dahil kahit ano atang pilit kong huwag mo palapit kay Eric, sadyang napakahirap gawin. Dahil nga, si Eric yung tipo ng lalaki na papangarapin ng ilang mga kababaihan. Bukod sa may pagmamalaki siyang itsura, mabait at masayang kasama si Eric. Kaya nga, nagagawa ko na rin noon magkwento at magbahagi sa kanya ng mga personal na bagay at pangyayari sa buhay ko. Na tulad ng palagi din naman niyang ginagawa noon sa akin. Naging takbuhan namin ang isa't isa sa tuwi ng may dumarating na suliranin sa aming mga buhay. Siya yung naging sandigan ko sa mga panahong nalulunod ako sa mga problema. At talaga namang napapagaan niya ang aking kalooban. At lagi rin niya akong napapasaya kahit sa maliliit lamang na bagay. Dahil doon, tuluyan na ngang nahulog ang loob ko kay Eric. Hanggang sa dumating nga yung araw na inaasahan ko naman na. August 15, 2013. Ito yung araw kung saan nagsimulang manligaw noon sa akin si Eric. At tulad ng tipikal na manliligaw, ginawa noon ni Eric ang lahat upang maipakita na totoo yung nararamdaman niya para sa akin. Ngunit kahit alam ko noon na may nararamdaman na rin ako para sa kanya, minabuti kong huwag muna siyang sagutin. Dahil ang totoo, Ses, kinakabahan at natatakot ako noon na pumasok sa isang relasyon na sa huli ay pagsisisihan ko rin lang naman. Nais ko muna sana noong kilalanin ng gusto si Eric. Gusto kong malaman ang lahat-lahat sa buhay niya. At isang pag-amin na nanggaling noon kay Eric, ang pagkakaroon niya ng anak. Ikinagulat ko man noon iyon, mas nanaig ang pangunawa ko noon sa kanya. Ayon sa kanya, 5 taon na ang lumipas simula nang iwan sila ng nanay ng kanyang anak. Tinanong ko rin kung kasal ba sila ng ex niya at isang mabilis na hindi ang sagot sa akin ni Eric. At dahil nga sa pagpupursige noon ni Eric na mapasagot ako, tuluyan nang naalis noon ang mga pag-aalinlangan ko sa kanya at hinayaan kong pagbigyan hindi lamang ang nais niya kundi ang nararamdaman ko rin para sa kanya. Hanggang sinagot ko nga noon si Eric, buong buo ko siyang minahal kasama ang anak niya. At sa totoo lang, Ses, napakaganda ng takbo ng relasyon namin ni Eric. Walang araw noon na hindi ako masaya na kasama siya.
At dahil nga sa napakagandang relasyong iyon, hindi ko nga namalayan na umabot na pala ng 3 taon ang pagmamahalan naming dalawa. Ngunit may mga pangyayari noon na sumubok sa pagmamahalan naming dalawa. Yun yung mga panahon na napagod na ako sa sunod-sunod na stress dala ng trabaho ko. Minabuti ko noon na bumitaw na muna at magpahinga. Nagpaalam ako noon sa kanya na babalik na muna ako sa bahay namin sa Cavite. Akala ko nga noon, mahihirapan ako magpaalam sa kanya. Ngunit naging maunawain si Eric sa nararamdaman ko. Pinayagan niya akong umuwi at nangakong patuloy pa rin niya akong tatawagan at kukumustahin. Hanggang makauwi na nga ako noon sa aming bahay. Masaya ako dahil hindi naman ako pinaasa lamang ni Eric sa mga pinangako niya. Lagi niya pa rin akong tinatawagan sa tuwing may pagkakataon siya at kinukumusta kung okay naman daw ba ako at laging pinaalalahanan na mag-enjoy sa buhay. Ganun ang gawin namin noon sa araw-araw. Ngunit may mga pagkakataon na may bahagi ng puso ko na umaasang sana isang araw ay muli kami magkasama. Naging mabilis sa mga panahon noon sa akin. Gawa siguro nang wala akong trabaho na iniisip, eh hindi ko namalayan na 5 buwan na pala ang lumipas simula na makauwi ako sa amin. Hanggang sa isang araw nang muli kami magkausap ni Eric, ay isang hiling ang pinakiusap niya noon sa akin. Ang lumuwas ako ng Maynila at tuluyan ang sumama sa kanya. Natapos ang usapan namin noon na hindi ako sumagot sa pakiusap niya. Dahil ang totoo, nahihirapan ako magdesisyon sa buhay ko. Mahal na mahal ko si Eric. Ngunit alam ko na oras na pumayag ako sa nais niya. Buong pamilya ko ang makakalaban ko kapag nalaman nila ang gagawin ko. Matagal kong pinag-isipan ang naging desisyon ko noon, Ses. Pumayag ako sa pakiusap ni Eric. Mas pinakinggan ko noon ang dinidikta ng damdamin ko. At isang pagsisinungaling ang ginawa ko upang tuluyan ng makasama si Eric. Sinabi ko noon kila Mama na kailangan ko nang bumalik sa trabaho dahil mahaba-haba na rin naman ang pagpapahinga ko. At naniwala naman sila noon sa mga sinabi ko, kaya hinayaan nila akong muling lumuwas ng Maynila. Alam kong mali ang ginawa ko, Ses, ngunit hinayaan kong pagbigyan yung nararamdaman ko para sa lalaking minamahal at pinagkakatiwalaan ko ng buong buo. At tuluyan na nga kami nagsama noon ni Eric. Habang walang kamalay-malay noon ang pamilya ko sa pinaggagawa ko noon sa buhay ko. Ngunit noong mga panahon na kasama ko si Eric, tila isang magandang panaginip na ayaw ko nang matapos pa. Dahil napakasaya ng nararamdaman ko habang kasama ko siya. Hindi ko din noon naging problema ang pamilya ni Eric. Dahil napakaganda ng trato ng mga magulang at kapatid niya sa akin. Walang pagkakataon na nagkaroon kami ng alitan kahit isang beses man lamang. Tinanggap nila ako noon na para na rin nilang tunay na pamilya. At isa sa pinaka nagpapasaya sa akin ay yung pagiging proud ni Eric sa akin. Lagi niya akong pinagmamalaki noon sa mga kaibigan at kamag-anak niya. Hindi ko noon naramdaman na kahit minsan ay kinahiya ako ni Eric. Kaya nga nasabi ko noon na napakapalad ko na makatagpo ng lalaking katulad ni Eric. Hindi rin ako noon pinagdadamutan ni Eric pagdating sa pera dahil kalahati ng sahod niya ay sa akin niya binibigay. At sagana ako di lang sa pagmamahal niya kundi pati na rin sa mga material na bagay. At isa pang pinagpapasalamat ko ay ang hindi pakikialam ng pamilya niya sa mga ginagawa ni Eric noon sa akin. Dahilan kaya lalo kong minahal si Eric. Ngunit isang araw, nagmamadali noon si Eric sa pagpasok sa trabaho dahil maliliit na siya. Dahil tanghali na kami noon nagising, gawa ng madaling araw na kami noon nakatulog. Sa pagmamadali niya ay nagulo niya halos ang damitan niya at nakiusap siya sa akin noon na ayusin yon. At binilinan ako na kung sakaling may makita akong brown envelope, mabuting itabi ko na lamang daw yon at huwag nang buksan pa.
Isang natatawang oo na lamang ang sagot ko dahil nakikita ko kung paano nagmamadali na siya sa pagbibihis. At sa totoo lang, dala ng sobrang antok ko pa ay nalimutan ko na yung brown envelope na tinutukoy niya. Ilang oras pa nga ako noong natulog bago nagpa siyang tumayo na. Talagang napakadaming kalat noon na iniwan ni Eric dala sa pagmamadali niya. Kaya minabuti ko na magsimula sa paglilinis. Nung nasa parte na ako ng damitan niya, minabuti kong alisin yun lahat dahil nga talagang nagulo niya yon at mukhang sa pinakailalim pa ata siya kumuha ng damit. Natapos ko na nga yung tiklupin at ipalik sa dating pwesto, kaya pinunasan ko naman ang ibabaw ng kabinet. At dahil nga di ko alam na may nakapatong doon, di ko sinasadyang masagi ito, dahilan para mahulog iyon sa akin. Isang brown envelope ang nahulog. Dinampot ko yon at muling binalik sa lagayan. Hindi ko ata na ipatong ng maayos, kaya muling nahulog yon sa ulo ko. Natawa pa nga ako at nasabi na nananadya ata itong envelope na to. Hanggang sa bigla kong naalala noon yung binili ni Eric patungkol sa envelope na yon, bago siya umalis. Dala ng pagiging mausisa ko, natukso akong buksan ang envelope na yon. At isang katotohanan ang sumampal sa akin ng mga oras na yon. Katotohanan ng palungkot sa puso kong nag-uumapaw sa kaligayahan. Katotohanang nagpagising sa akin sa tila panaginip kong buhay. Ses, nadurog ang puso ko nung makita at mabasa ko ang laman nun. Pakiramdam ko na paglaruan ako ni Eric. Napaniwala niya ako sa isang kasinungalingang tinago niya ng matagal sa akin. Totoo pala talaga yung kasabihang walang lihim ang hindi mabubunyag. Bumuhos ang luha ko ng mga oras na yon, luha ng dala ng pagkalito at kalungkutan. Marriage contract nila ng ex niya ang laman ng envelope na yon. Ang sakit malaman na yung lalaking pinagkatiwalaan ko, siya pa yung mananakit sa damdamin ko. Hindi ko nga alam noon kung paano ko siya haharapin sa pag-uwi niya. Tila nanghihina ang pakiramdam ko ng mga oras na yon. Hindi ko nga nagawang lumabas ng kwarto at kumain. Wala akong nagawa noon kundi ang umiyak. Hanggang sa dumating na nga si Eric. Nag-aalala siya noon sa itsura ko na makita niya. Namamaga pa kasi noon ang mga mata ko dahil sa kaiiyak. Niyakap niya ako noon habang nagtatanong kung anong nangyari sa akin. Ngunit hindi ako makapagsalita dahil gusto ko sanang sa kanya mismo marinig yung nalaman ko. Ngunit alam ko na wala siyang ideya na alam ko na yung totoo. Tinulak ko siya noon at pinaghampas habang sumisigaw na alam ko na yung totoo. Bistado ko na siya sa pagsisinungaling niya sa akin. Lumuhod noon si Eric at umiiyak na nagmamakaawa na patawarin ko siya sa nagawa niyang pagsisinungaling. Nagawa lamang daw niya yun dahil sa labis na pagmamahal niya sa akin. At natakot siya na baka tuluyan ko siyang layuan oras na malaman ko yun. Dahil lang totoo, ako daw yung babae nagbabago sa buhay niya. At hindi niya alam kung anong gagawin niya oras na iwan ko siya. At nangako siya sa akin noon na aayusin lahat para sa aming dalawa. Iyak ako ng iyak noong mga oras na yun, sis. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hanggang pumasok noon ang nanay ni Eric. Nagmamakaawa din siya noon para sa anak niya. Nabigyan ko daw ng pagkakataon si Eric at patawarin sa nagawa niya. At dala siguro ng labis kong pagmamahal kay Eric, sis. Kaya nagawa ko siyang patawarin. Ginawa naman ni Eric ang lahat upang makabawi sa akin. Ngunit dumating yung oras na kailangan ko na muling bumalik sa amin. Inuutusan ako noon ni Mama na maghanap ng pwesto para sa bagong negosyong itatayo niya. Dahil nga ang alam ng pamilya ko na nagtatrabaho lamang ako sa Maynila, wala akong nagawa noon kundi ang bumalik sa amin. Ngunit bago ko bumalik, nag-usap kami noon ni Eric ng masinsinan. Nangako siya sa akin noon na susundan ako sa Cavite upang formal na magpakilala sa pamilya ko. Hanggang sa makabalik na nga ako noon sa amin, patuloy pa rin ang tawagan namin noon ni Eric kahit magkalayo kami. At isang araw, nagsabi siya sa akin noon na pupunta siya sa amin.
Dumating nga si Eric sa bahay at doon formal ko siyang pinakilala sa pamilya ko. Ngunit sis, ganun na lamang ang panlulumo namin ni Eric nang maramdaman namin ang napakalamig na pagtanggap ng pamilya ko sa kanya. Nahiya ako noon kay Eric dahil kung gaano ko ka-welcome sa pamilya niya, kabaligtaran naman ang trato ng pamilya ko sa kanya. Kung ako siguro ang nasa pwesto ni Eric noon, ay masasabi kong para akong isang suspect na iniimbestigahan ng mga investigador. Wala man lang kagiliw-giliw ang mga salitang naririnig ko sa pamilya ko. At nung tanungin si Eric ng kuya ko kung wala daw ba siyang sabit, iimbis na umamin, nagawang magsinungaling ni Eric. At wala akong nagawa noon kundi pagtakpan yung sagot ni Eric, kaya sinang-ayunan ko yun. Umuwi noon si Eric na wala man lamang kang ngiti-ngiti sa labi. Hindi ko naman siya masisisi dahil sa ginawa ng pamilya ko sa kanya. At kinagabihan, kinausap ako ng pamilya ko, sis. Ayaw daw nila kay Eric para sa akin. Dahil wala daw silang tiwala dito. Kaya pinagbilinan ako mabuti ng ate at ng kuya ko na oras daw na may malaman silang hindi maganda, sila mismo ang pipigil sa relasyon namin ni Eric. At dahil alam ko yung totoo, natakot ako sa banta ng mga kapatid ko. Hanggang isang araw, galit na galit akong kinumpronta ng mga kapatid ko. Pinaimbestigahan daw nila si Eric at nalaman nilang may anak at kasalito si ex niya. Hindi ko napagandaan ang araw na yon, kaya halos hindi ko alam kung anong pagtatanggol ang gagawin ko para kay Eric. Conservative ang kinalakihan kong pamilya, sis, kaya isang malaking kahihiyan ang ginawa ko para sa kanila. Halos tila kaaway ang tingin nila sa akin ng mga oras na yon, at lahat na ata ng masasakit na salita ay narinig ko buhat sa kanila. At noong oras ding yon, pinapili ako ng kuya ko, sila o si Eric. Ayokong mamili dahil pare-pareho silang mahalaga sa buhay ko. Pero galit na galit si kuya habang pinasasagot ako. Pinagbantaan niya ako na oras na si Eric ang pipiliin ko, itatakwil nila ako sa pamilya. Ang sakit na wala man lamang akong kakampi ng mga oras na yun, sis. Wala ni isa mang nakauunawa sa nararamdaman ko. Yung mga taong akala ko ay uunawain ako at susuportahan yung kaligayahan ko, e sila pa yung nagbigay ng labis na kalungkutan sa puso ko. Saktong tumatawag noon si Eric at pinasagot yun ni kuya sa akin sa harap nila. Masaya akong kinumusta ni Eric ng gabing yun, ngunit walang gana at naiiyak na boses ang narinig niya buhat sa akin. Sumagot ako kay Eric na maghiwalay na kami. Kalimutan na niya ako at wag na makikipagkitang muli sa akin. Litong-lito si Eric sa kabilang linya. Pero rinig ko ang panginginig ng boses niya at tikbi. Hanggang nagsimula na rin siyang umiyak. Nagmamakaawa siya noon na huwag ko siyang iwan. At inaayos niya na ang lahat para mapawalang bisa ang kasal nila. Ngunit mga nagbabantang tingin na ang mga nakapalibot sa akin na mga oras na yon, na kung totoong nakamamatay ang tingin, ay mabilis ko yung ikamamatay. Kahit nagmamakaawa pa si Eric sa akin noon, ay walang sabi-sabing pinatayan ko siya ng cellphone at di na muling kinausap pa. Kahit sobrang sakit, nahiwalayan yung taong nagbibigay sa akin ng kaligayahan, ay mas pinili kong iwan siya dahil sa takot ko sa pamilya ko. Naduwag akong ipaglaban yung lalaking minamahal ko. Ilang araw ang lumipas na parang gusto ko na lamang mawala sa mundo. Hindi na rin ako halos lumalabas sa kwarto at di na rin ako nakikipag-usap sa ibang tao. Hindi na rin ako noon muling kinulit ni Eric. Alam kong galit na galit siya sa ginawa kong pangiiwan sa kanya. At alam kong umasa siyang ipaglalaban ko siya, pero hindi ko nagawa. Ngunit sa labis na pananabik ko kay Eric, sinubukan ko siya noon ni stalk sa FB account niya. Ngunit nagulat ako noon at nasaktan na sobra dahil nagpalit siya ng profile account na may kasamang ibang babae. Pero alam ko noon na ginawa niya lang yon para gantihan ako. Kinapalan ko noon ang mukha ko at sinubukan ko siyang i-message.
Inaasahan ko kasi noon na pupuntahan niya ako sa bahay at babawiin sa pamilya ko. Ngunit ano nga ba nga asahan ko kung ako nga mismo sinukuan at binitawan siya? Nag-reply siya sa akin noon na ano pa nga bang dahilan para i-message ko siya. Iniwan ko naman na daw siya at alam naman niya na kahit kailan hindi siya tatanggapin ng pamilya ko kahit iayos niya pa ang lahat. Kaya wag ko na daw pahirapan pa ang mga sarili namin. At dahil sa mga pangyayaring yun, Ses, lalo lang ako tila nawala sa sarili. Isang beses, habang nasa labas ako at naglalakad, bigla ko na lamang naisip noon na tapusin na ang buhay ko. Pikit pata ako noong tumakbo sa gitna ng kalsada. Ngunit bago pa ako mahagip noon ng jeep, may mga tao nang nahabol ako at humila sa akin. Kaya hindi natuloy ang bala ko ng mga oras na yun. Nakauwi ako ng bahay at muling nag-iiyak sa lapis na depresyong nararanasan ko. Wala akong karamay sa sakit na pinagdadaanan ko at walang may nais ko mausap. Habang lunod na lunod na ako sa nararamdaman ko, naisipan ko uli noon na ituloy ang nais ko. Nakakita ako noon ng blade at dali-dali ko yung pinanglaslas sa pulso ko. Hindi ko na halos nararamdaman yung hapdi ng sugat na ginawa ko at di ko napansin ang napakadaming dugong lumalabas noon galing sa pulso ko. Ngunit sakong dumating ang isang kapatid na lalaki, kaya nagawa niya akong iligtas ng mga oras na yun. Iyak siya ng iyak habang kinakausap ako, ngunit tila hindi ko na naririnig yung mga sinasabi niya sa akin dahil okupado ako ng sakit na nararamdaman ng puso ko. Ilang beses ko pang sinubukang kitilin ang buhay ko, Ses, ngunit tila ayaw ng Diyos na gawin ko yon dahil paulit-ulit lamang akong nabibigong gawin ito. Dala na rin siguro ng labis na pag-iiyak at pagpapabaya ko sa sarili ko. Hindi na kinaya ng katawan ko. Kaya dinala ko noon ang ate ko sa pinakamalapit na klinik. Pagkatapos ng maraming check-up, lumabas ang resulta. At nalaman namin noon na magdadalawang buwan na akong buntis. Oo, Ses, nagbunga yung pagsasama namin ni Eric. At dahil sa nalaman ng pamilya ko ang pagbubuntis ko, lalo lamang nadagdaga ng mga galit na nararamdaman nila para sa akin. Lalong-lalo na ang mama ko, dahil lalo ko lamang daw dinagdagan yung kahihiyan ng pamilya namin. Simula noong nalaman nila yon, tila hindi na ako nakikita ng pamilya ko. Wala nang kumakausap sa akin. Walang nag-aalala sa kalagayan ko at sa dinadala ko. At walang nagpapayo sa kung anong dapat kong gawin. Natatakot ako noon dahil alam kong wala akong alam sa kung paano ko aalagaan ang sarili ko at ang batang dinadala ko. Buti na lang at marami akong naging kaibigan noon sa Facebook at sila naging sandigan ko noong mga panahong kailangan ko ng masasandalan. Sila din ang nagpapayo noon sa akin sa kung anong dapat kainin at inumin para sa pinagbubuntis ko. Marahil galit ang pamilya ko sa akin. Ngunit kahit papaano, ramdam ko pa rin ang pagpapahalaga nila sa akin. Dahil di man nila ako pinapansin, hindi nila ako pinabayaan sa mga material na pangangailangan ko at ng batang nasa sinapupunan ko. Ngunit ganun pa man, nag-aasam pa rin ako na muling manunumbalik yung pagmamahal ng pamilya ko sa akin, lalo na ng aking ina, na sobrang naapektuhan sa mga nagawa ko sa buhay ko. Kaya, imbes na panghinaan ng loob, mas pinili kong magpakatatag at patuloy na lumaban para sa anak ko. Kinuhanan din ako noon ni mama na makakasama ko sa bahay dahil malapit na rin ako manganak. At dahil din ako lamang talaga ang naiiwan sa bahay namin dahil puro profesional ang mga kapatid ko, Ses. Ang ate ko ay isang medrep at habang ang kuya ko ay sa immigration nagtatrabaho, at ang isa naman ay isang school principal. At ang mama ko ay isang negosyante. Ako nga lang talaga ang walang narating sa buhay. Kaya alam kong sobrang disappointed ang mama ko sa akin. Lalo na at nakagawa pa ako ng bagay na lalo niyang ikinagalit. At dumating nga yung oras na manganganak na ako. Nagkataon pa, nalasing ko ng madaling araw sumakit ang tiyan ko at wala pa yung kasama namin sa bahay.
Tinawagan ko siya noon habang pinipilit ko ang sarili ko na maglakad palabas at mag-abang ng sasakyan para magpadala sa ospital. Awang-awa ko sa sarili ko sa mga oras na yun, Ses. Ngunit pinilit kong labanan yung lungkot na nararamdaman ko dahil mas iniisip ko ang anak ko. Saktong papasok na ng trabaho noon ang bunso namin na makita niya akong hirap na hirap sa kalagayan ko. Nagmamadali siya noon na nilapitan ako at niyakap habang umiiyak. Humingi siya noon sa akin ng tawad habang tinutulungan akong maisakay sa sasakyan. Noong oras na yun, alam kong napatawad na ako ng kapatid ko. Masaya ako noon kahit nahihirapan ako sa kalagayan ko. Siya ang sumama sa akin noon sa ospital at nagbantay hanggang sa may panganak ko ang pinakamamahal ko sa buhay. Doon ko din nalaman na tinawagan niya ang ate namin. Halos paliparin daw ng ate ko noon ang sasakyan niya sa labis na pag-aalala sa akin. Doon ko nalaman, Ses, na mahal talaga nila ako. Nagawa lamang nila yun dahil sa labis na pagkadismaya sa akin. At na makita nila mama at ng ate ang anak ko, nag-iyakan na kaming lahat noon. At doon ko narinig ang paghingi nila ng tawad sa mga nagawa nila sa akin. Humingi rin ako noon ng tawad sa kasalanang nagawa ko sa kanila, lalo na sa mama ko. Nagkapatawaran kami, Ses, sa tulong ng anak ko. Ang saya-saya ko dahil akala ko noon magagalit din sila sa anak ko. Ngunit nagkamali ako dahil ang anak ko ang naging tulay upang maging maayos muli ang pagsasama namin ng pamilya ko. At lubos ko yung pinagpapasalamat sa Panginoon. Sa ngayon, Ses, 6 na taon na ang anak namin ni Eric. Isang maganda at napakabibong bata ang bunga ng nakalipas naming pagmamahalan. Mas pinili ko na rin mag-focus sa anak ko at sa pangarap ko. Nagkaroon man ako noon ng karelasyon pagkatapos ni Eric, hindi rin naman ito nagtagal. Kaya mas minabuti ko na lamang na iwaksin na muna ang pag-ibig sa buhay ko. Masaya at kontento na ako ngayon kasama ang pamilya ko at ang pinakamamahal kong anak. Kung may ibigay man ng Diyos na lalaki sa buhay namin mag-ina, sana yung handa kong mahalin at lalo na ang anak ko. Dito ko natatapusin ang istorya ko, Ses. Sana nagustuhan ito ng mga sumusuporta sa'yo. Sa totoo lang, Ses, masaya ako at nailabas kong muli yung mga pangyayari sa buhay ko na minsang nagdulot sa akin ng labis na kalungkutan. Ang sarap pala talaga sa pakiramdam kapag alam mong may makikinig sa lahat ng mga pinagdaanan mo sa buhay. Kaya muli ako nagpapasalamat sa iyo, Ses, sa pagpili mo ng istorya ko para ibahagi. Hangad ko ang tagumpay ng channel mo at sana mas marami pang sumuporta sa iyo at mas marami ka pang istoryang mabahagi. God bless you, Ses, and more power to your channel. Hi, Alice. Alam ko nakikinig ka sa mga oras na to at gusto ko lang din muna magpasalamat sa iyo dahil pinili mong ipagkatiwala sa akin ang istorya ng buhay mo. Sa totoo lang, nalungkot ako ng labis sa mga nangyari sa iyo. Ngunit napahanga mo ako at alam kong pati na rin ang mga nakapakinig ngayon. Sa tibay at tatag ng kalooban mo na nakayanan mong lampasan ang napakalaking dagok sa buhay mo. Hangad ko ang panghabang buhay na kaligayahan mo at ng buong mong pamilya. At para po sa mga nakikinig sa oras na to, lalo na sa mga kabataan, totoong hindi natin maiiwasan ang umibig. Ngunit tandaan natin na mayroon tayong pagpipilian. Kung alam natin na malaki ang magiging damage nito sa buhay mo at marami kang tao na maaaring masaktan, piliin natin ang tama. Huwag tayong magpadalos-dalos sa mga plano at desisyon natin sa buhay. Lagi tayong bumase sa kung ano ba ang plano ng Panginoon sa buhay natin. Huwag nating pangunahan ang Diyos dahil kadalasan kapag ang isang plano ay hindi sinangguni sa higit na nakakaalam na mangyayari, ito ay nagiging isang malaking kabiguan. At para po sa mga nakadadanas ngayon ng kahit anong uri ng pagsubok sa buhay, nais ko pong ibahagi sa inyo at iwan ang salita ng Panginoon na makikita sa 1 Corinthians 10:30. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon.